Hi guys! So, welcome back ulit sa akin channel. So, in today's video, by the way, gusto ko nga palang ipakita sa inyo yung isa sa mga items na pinadala sa akin. So, this one is actually from, unahin na natin ito, from NNA, Now and After. So, ayan, kung makikita nyo guys, ano ba to? Madecaso Side Whitening Toner. And syempre, meron siyang cream na Madecaso Side na 3 times whitening cream. Ayan o. So, by the way, ayaw mag-focus. So, kung mapapansin nyo guys, naglagay muna ako ng hair velcro. Hindi ko kasi mahanap yung aking headband na pang skincare. So, ayan. Mag-hair velcro muna tayo. So, again, ang kagandahan nito is para yung buhok mo hindi siya pupunta sa mukha mo habang naglalagay ka or nag-a-apply ka ng skincare mo. So, let's start with ito. Yung Madecaso Side na Whitening Toner from Now and After Philippines. Okay? So, kung makikita nyo ang nakalagay dito is Whitening, Trouble Care, Moisturizing, All-in-One Toner. Ayan. Yun nga lang, guys. Kung makikita nyo sa box niya, hindi nyo siya masyadong maiintindihan kasi naka-Korean siya. Pero, meron din namang English dito sa part na to. So, ayan. Makikita nyo, Whitening, meron siyang Niacinamide na 4%, Trouble Care, Tea Tree, Acne Care Solution, Moisturizing, H5, Hyaluronic Acid. Okay. So, ito na yung umpisa natin gamitin. So, papakita ko sa inyo guys yung itsura din nito, yung box, at saka yung label. So, ayan siya. Bali, pag inopen nyo yung toner, ganito yung itsura niya. So, ayan. Ang ganda rin yung packaging niya guys. Napaka-transparent. Tsaka talagang, ganito kasi talaga sa mga sa Korea, yung mga skincare products nila, nakalagay lang sa transparent na bottle. And then, kung makikita nyo, hindi ko tinatanggal ito. Bali, resealable siya. So, inaangat ko lang siya guys, pag kukuha ako. O, diba? So, maglagay tayo dito. Sa cotton. Okay. And by the way, naghilamos pala ako. And tamang lagay lang tayo since, ayun nga, gabi ngayon. So, ayan. Ayan. Actually, gusto ko yung amoy niya kasi ang amoy niya is parang medicated. Alam mo yon. May pagka-mentol siya na hindi siya masyadong matapang sa ilong or masakit sa ilong. So, yun yung maganda dito. Hindi kagaya ng ibang toner na pag nag-toner ka, as in, alam na alam, amoy na amoy na nag-toner ka. Ito kasi parang soft lang or ang tawag doon, hindi mabigat yung amoy niya. Hindi siya stinging sa ilong. Okay, so mag-apply na tayo, guys. Ayan. So, again, sabi ko nga, wala akong kung ano man sa mukha. So, naghilamos ako, guys, bago ako nag-apply nito. Which is, yun dapat talaga yung gagawin natin. Maghihilamos tayo bago tayo mag-apply ng anything na skincare sa mukha. Kasi ang tendency nun, para mas mabilis kumapit kung ano man yung ilalagay natin. Okay. And baka nagtataka kayo guys. So, actually, gabi ngayon. So, ayan. And yun, kakagising ko lang. Kakagising ko lang, gabi na. So, mamaya-maya kasi, gagawin ko na tong video. Gagawin ko na agad yung video. Ayan. So, make sure na i-apply nyo siya evenly sa inyong face. Okay? Na wala kayo may iiwan. Kahit yung sulok-sulok nung gilid ng ilong nyo. Ayan. Ayan. So, nakapag-apply na tayo. And then, sa 1 week kong paggamit dito, napansin ko na medyo nabawasan yung pag-oily ng skin ko. And yun na. Pag in-apply mo kasi siya sa mukha, hindi siya yung super legit. And then, hindi siya yung super maamoy. So, parang pag naglagay, parang tubig lang yung nilagay mo sa mukha mo. Which is, para sa akin, good yun. Kasi ayoko kasi ng sobrang matatapang na toner na parang ang sakit-sakit sa ilong kapag ina-apply mo siya. Okay?
So, dun na tayo sa ating whitening toner. Okay, so move on naman tayo sa ating whitening cream. Okay. Itong whitening cream nila is skin barrier, repairing, soothing, and calming. Whitening, anti-wrinkle, skin repair, skin protection, skin regeneration. Alright? So, ayun nga. Ito yung ingredients niya. 3 steps, no melanin project. Ayun kung makikita nyo dito, guys. So, no melanin project. So, meron siyang ethyl ascorbyl ether, niacinamide, and glutathione. So, yan. Sabi ko nga sa inyo before, hindi naman ako actually after sa whitening products. Pero, yun nga. Good thing din kasi kung meron siya or yun nga, may nag-send sa inyo ng ganitong product, maganda siya i-try. So, ito nga pala yung itsura niya, yung whitening cream. So, medyo malaki na rin siya actually. 50 ml, not bad. So, ayan. Sabi ko nga sa inyo, kayo nang bahala umintindi kung mababasa niyo ito. Okay. So, itatry ko na siya sa aking face. Yan. By the way, hindi ako gagamit ng yung brush. Okay. Kasi gusto ko ipakita sa inyo, guys, kung paano ko siya ilalagay using yung kamay ko lang or yung tip of my finger. So, ayan. Same thing din sa toner. Meron siyang yung parang silver foil. So, hindi ko siya tinanggal. Bali, inaangat ko lang siya pag maglalagay ako. So, una ako maglalagay dito. So, ayan o. Hindi mo na siya kailangang i-squeeze kasi kusang lalabas yung cream. Ayan. So, make sure to apply evenly sa iyong face. At, yun. Siguraduhin mo wala kang may iwan dyan na space sa mukha mo. Siyempre kasi pag nag-effect to, hindi naman pwedeng may certain parts lang sa mukha mo na maputi. Okay. Ayan. Wait lang. Ayan. Sabi ko nga sa inyo guys, hindi lang tayo dapat nagpo-focus sa ating face. Kailangan pantay ang kanyang pagkaputi. Hindi naman kasi pwedeng sobrang puti mo sa mukha and then alangan sa leeg. Okay. So, since nakapaglagay na tayo, ang gagawin na natin is ipahid natin siya gently gamit yung fingertips natin. Sabi ko nga sa inyo, hindi tayo gagamit ng applicator, which is yung brush na binili ko. So, papakita ko yung using bare hands. Okay. So, in circular motion, para hindi magsag yung ating skin. Ayan. Hanggang baba. Ayan. Make sure lang na ikakalat nyo siya. Okay. Ayan. And then sa ating leeg, ganun din. Ayan. So, nakapaglagay na ako. Ayun nga din, bali yung kanyang whitening cream. Hindi naman siya sobrang bango, pero yung scent kasi nila is hindi siya matapang. Well, I do get naman, kasi pag mga Korean products talaga, hindi siya sobrang tapang. Unlike pag i-compare mo sa ibang brand, which is not a Korean brand, iba kasi yung nilalagay nilang formulation or yung ingredients na ginagamit nila. So, yun. And, antayin lang natin siya matuyo guys, kasi mga 5 minutes. Okay, balikan ko kayo. Alright, so, ayan. Gumamit na tayo ng ating mini fan para ayan, mas mabilis yung pagtuyo niya. Pero actually, nasipsip na agad siya ng skin mo. Ayan, no? And kung mapapansin nyo, guys, hindi siya yung super kintab sa mukha pag nilagay mo. Sakto lang naman yung pagka-ano niya. Yung pagka, ang tawag dito? Yung pagka-higop or pagka pasok ng chemical sa skin mo. Okay. Ayan o. Sabi ko nga sa inyo, hindi siya super lagkit sa akin. Unlike yung ibang product sa sobrang, alam mo yun, nagmamantika yung mukha mo pag nilagay. Okay. So, i-review ko na siya. Okay. So, ayun. For my honest review, dito sa dalawang products na to, actually, na-appreciate ko to. Kasi sabi ko nga sa inyo, bet ko talaga tong toner.
kasi simula nung gumamit ako nito, parang feeling ko nabawasan yung pag-oily, yung oiliness sa skin ko. Sabi kasi nga oily skin ako ever since, and I think yon dahil nga open pores ako kaya siya oily. So yung toner talaga is yon, maganda siya sa face. Same thing din naman itong kanilang whitening cream. So maganda siyang combination. Actually, niisip ko na nga, or napag-decidean ko na pag naubos ko to, bibili na ako sa kanila. Okay. And ililink down ko pala dito sa baba yung kanilang Instagram account at saka yung Facebook nila. So, yun, pwede kayong umorder. And these products are available sa Beauty Manila. Okay, kung aware kayo or alam nyo yung Beauty Manila, so pwede kayong umorder ng products nila via Beauty Manila. Alright? So, ayun nga. For me naman siguro, maganda talaga yung magiging result nito sa skin ko. So, depende din kasi yan guys sa skin eh, kung paano sa product na ginagamit mo. So far, sa 1 week kong paggamit, okay naman siya. Dahil nabawasan nga yung oiliness ng skin ko. At hindi ako masyadong natagyawat. Wow. Pero let's see for, kasi narecommend sa akin to gamitin for 3 weeks. Or more than, ganon. So, sa 1 week, ito na yung itsura ng face ko. So far, wala pa naman akong breakouts. So, I think that's it for today na. So, yan nga pala yung aking vlog about this product from now and after Philippines. Alright? So, again guys, kung gusto nyong umorder, you can just click sa link nila na ilalagay ko sa baba nitong video. And again, kung hindi ko pa kayo subscriber, please do like and subscribe. And what's up nga pala, or thank you. What's up nga? What's up and thank you nga pala sa aking 715 subscribers. Alright? So, yon, malapit na tayo sa goal. And also sa aking watch hours. Yon. Almost at goal na yung watch hours ko. Parang 500 na lang yung kulang. Okay, so sa subscribers muna ako babawi ngayon. So, if you do like this video or yung aking review, please pa-thumbs up na lang. And don't forget to mag-comment kayo sa baba nitong video. Okay, alright? Thank you so much sa panonood. Bye for now. Have a good day.